So, magandang umaga o magandang hapon sa inyong lahat, mga mag-aaral. Ngayon, gusto ko na maibahagi ito bago natin ituloy ang ating talakayan sa susunod mga paksa. Mas maganda na magbalik-aral tayo hinggil sa kasaysayan at pag-unlad ng wikang Filipino, sapagkat ang ating asignatura ay tungkol naman sa natatanging gamit ng wika. So, mas maganda balikan natin uli kung paano itong umunlad ang ating saliring wika, ang wikang Filipino. So, once again, I am your teacher. I am Brother Joao Salfares from the Order of the Discalced Carmelite Secular. Siguro natatandaan ninyo, sa panahon ng katutubo, mayroon tayong tinatawag na baybayin. So ano itong baybayan? Ito yung tawag sa katutubong paraan ng pagsulat. Tinatawag ito ng iba na alibata, pero ang alibata ay parang foreign siya, parang sa dayuhan. Ngunit itong baybayin, ito talaga ay nagmula sa ating katutubong wika. Kaya nga, mas maganda ilagay natin sa isipan na baybayin, ito yung tawag sa katutubong paraan sa pagsulat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan noon, ng ating mga ninuno ang Filipino. So binubuo ito ng 17 titik, 3 patinig at saka 14 na katinig. At saka alam natin kung ano ang katinig, ano ang patinig. So ito yung baybayin. Binubuo ng 17 titik, 3 patinig at 14 na katinig. So ito yung baybayin. Siguro nadaanan nyo ito. Hindi ko kayo ipasulat nito. Ang mahalaga na at least ma-identify natin kung ano yung A, E, I, U, U. Diba? Yun yung original, katutubong pagsulat natin, ang baybayin. Okay? Then, mayroong ba, ka, da, ra, ga, ha, la, ma, na, nga, para, apa, sa, ta, wa, ya. Kung napansin niyo, pag ikumpara natin sa ating makabagong alpabeto ngayon, may kulang. Pero ang mahalaga dito, mayroon tayong sariling atin, ang baybayin. Kung paano isulat at iba't ibang simbolo ng ating wika. So, ilan yung titik ng patinig? Merong 17. Ito na yung ba, ka, da, ra, ga, ha, la. Then, may 3 titik ang patinig. Ito yung A, E, I, O, U, A, E, or E, U, U. So, yun na yung iba't ibang titik sa ating baybayin na katinig. Then, ang mga katinig ay binibigkas na may kasamang tunog na patinig na U. Kung nais basahin o bigkasin ang mga katinig na kasama ang tunog na E, U, or E, or I. Okay? Nilalagyan ng titik ang tuldok sa taas. Samantala, kung ang tunog naman na U, or U, ang nais isama sa iba, sa pagbasa ay ang mga katinig, tuldok naman na inilalagay. So kagaya yung halimbawa diyan. Kaya nga sabi ko, hindi man tayo harap-harapan, hindi tayo mag-practice kung paano isulat. Ang mahalaga dito, at least pag makita ninyo yung iba't ibang simbolo na yon, yun na yon ay baybayin. Okay, malinaw. Yan. Samantala, kung nais na kaita, anong ibig sabihin dito? Check natin. Samantala, kung nais kaltasan o kaltasin ang anumang tunog ng patinig na kasama ang katinig sa hulihan ng isang salita, ginagamitan ito ng panandang krus. Saan ang panandang krus dyan? Tingnan nyo. Pananda na krus, yung plus. Okay?
bilang hudyat sa pagkakaltas ng huling tunog. So, ganun yan kung paano magsulat ang imang mga tao sa ating katutubo noon gamit ang baybayin. Sige, fast track natin yan. Ang mahalaga lang na dito na makikita ninyo yung ating original sa pagkatuto ng pagsulat ang baybayin. Yan. Anong pagbabago? Nung dumating mga Kastila, marami ang pagbabago na naganap. At isa rito ang sistema sa ating pagsulat. So, malaking pagbabago. At dito na yung pumapasok, sinasabi natin, ang baybayin o dating alibata ay napapalitan ng alpabetong Romano na binubuo naman ng 20 titik, 5 patinig at 15 katinig. So, yan. A, E, I, O, U. Kung ganon pagbasa sa kasalukuyan. Bakada. B, K, D, G, H, L, M, N, N, G, P, R, S, T, W, Y. Kaya nga, sa kasalukuyang pagbasa sa Filipino, ganito man yun. Kung ano yung bigkas sa Ingles, ganon yung bigkas sa Filipino. Doon lang magtalo-talo, doon lang magkakaiba sa spelling. Okay? Siguro tinuro na yan sa Filipino teachers nyo noon. Kung anong bigkas sa Ingles, ganun din sa Filipino, nagbabago lang ang baybay. So, ganun kaganda ang Filipino. So, pagdating ng mga dayuhan ngayon sa mga Kastila, ilang nadagdag is from 17 to 20 na titik. Then, pagpapalaganap ng Kristyanismo ang isa sa mga naging layunin sa pagpananakop ng mga Kastila. Ngunit nagkaroon ng suliranin hinggil sa komunikasyon. Nagtatag ang hari ng Espanya ng mga paraang magtuturo ng wikang Kastila sa mga Pilipino, ngunit ito ay tinutulan ng mga praile. Napansin ninyo? Nung dumating mga Kastila dito sa atin, ang pinakauna nilang layunin ay ipalaganap ang Kristyanismo. Okay? Ngunit nahirapan sa komunikasyon, kaya nga, ipinilaganap din nila ang kanilang sariling alpabeto. Okay? Although maraming tumututol, especially the praile, pero ang mahalaga dito, at least may nagawa din ang mga Kastila sa atin, lalong-lalo na sa larangan ng wika. Especially sa pagpakilala nila sa iba't ibang titik ng alpabeto sa panahon nila. Then, ang mga misyonaryo ng Kastila mismo ang nag-aaral ng mga wikang katutubo. Ang maganda dito, pagdating nito, pinag-aralan nila ang ating wika. Okay? Mas madaling natutunan ang wika ng isang rehiyon kaysa sa ituro ang lahat ng Espanyol. Ayun. Ina-adapt nila ang wika kasi mas madali lang ituro, especially sa pagtuturo ng tinatawag nila itong pagpapalaganap ng Kristyanismo. Then higit sa magiging kapanipaniwala at mabisa kung ang isang banyaga ay nagsasalita ng katutubong wika, ang mga praile ay nagsulat ng mga diksyonaryo at aklat panggramatika, katisismo at mga confessional para sa mabilis na pagkatuto nila sa katutubong wika. Siguro napapansin na dami-dami pa mga aklat ngayon, mga lumang aklat kung saan ang mga manunulat ay ang mga praile, ang mga Kastila. Okay? So yun, kasali doon ng wika. Gamit din ang ating katutubong wika. Sabi nga, para mas madaling maunawaan ng mga tao noon. Then naging usapin ang tungkol sa wikang panturong gagamitin sa mga Filipino. Then itinaas ng hari na ipagamit ang wikang katutubo sa pagtuturo ng pananampalataya. Subalit hindi naman ito nasunod. So yun. Ang hari noon sa Espanya, nagturo na gamitin ang katutubong wika para mas madaling maunawaan ng mga tao. Pero sabi nga, hindi nasunod. Ang gobernador o si Gobernador Tello, tinuruan ang mga Indio sa wikang Espanyol. Instead na wikang katutubo, pero ang itinuro nila ay ang wikang Espanyol. Okay? Then si Carlos I at saka Felipe II, kailangang maging bilingual ang mga Filipino. So, yun namang mga pahayag nila. Kung bilingual, ibig sabihin, natututo ng dalawang wika, ang wikang Espanyol at sa ang wikang katutubo. Then si Carlos I,
itinuro ang doktrina ng Kristiyana sa pamamagitan ng wikang Kastila. So sinabi natin kanina, hindi nga nasusunod na ituro yung katutubong wika, ngunit ang kanilang itinuturo ay ang Kastila. Ngunit, ayon naman sa panukala na mas maganda na tuturuan din ang Indio ng wikang Espanyol. Kaya nga ngayon nagkaroon ng bilingualismo na dapat natututo sa Espanyol, natututo din sa katutubong wika. Noon nga, naalala ko pa na hindi ko man ito naabutan, pero malamit ko naabutan na may subject, may asignatura sa kolehiyo na Spanish. Pero hindi ko naabutan. Yung sa amin sa seminaryo, ang naabutan ko na foreign language ay Latin. At saka Griego, meron kaming Griego at saka Hebrew. Pero yung Espanyol, hindi ko na naabutan yan dito sa kolehiyo. Okay? Then noong March 2, 1634, muling inulit sa haring ni Haring Felipe ang utos na tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila sa lahat na katutubo. So yon. Hindi naging matagumpay ang mga kautosang nabanggit. Kung kaya si Carlos II ay naghanda ng isang dekreto na inuulit ang mga provision ng mga nabanggit na batas. Nagtakda rin siya ng parusa para sa mga hindi sumunod nito. Yun na yun. Kasi sila yung humawak sa atin, sila yung nag-colonize sa atin, nag-conquer sa atin. Sa madaling salita, kung sa English pa, take it or leave it, dapat sumunod kayo. Sapagkat may kaparusahan pag hindi kayo susunod at hindi yun gamitin ang wikang Espanyol. Noong December 29, 1792, nilagdaan ni Carlos IV ang isa sa pangdekreto na naguutos na gamitin ang wikang Kastila sa mga paaralang itinatag sa lahat ng mga pamayanan ng Indio. Sa inyong Rizal, di ba, Indio ang tinutukoy dito, tayo yung mga Pilipino. Tayo ay mga Indio, tawag nila. Pag Indio kasi during their time is you are parang a second class citizen. Pag Indio. Yun yung ganun kaliit ang pananaw ng mga Kastila sa ating mga Pinoy. Sa panahon ng propaganda, may pagbabago naman. Sa panahong ito, marami na ang mga Pilipino na naging matindi ang damdaming nasyonalismo. Okay? Nagtungo sila sa iba't ibang bansa upang kumuha ng mga karunungan. Dito na ngayon pumapasok sa panahon ng propaganda si Dr. Jose Rizal, si Graciano Lopez Taina, Antonio Luna, Marcelo Itzel del Filar. Then sa panahong ito ay maraming akdang na isulat sa wikang Tagalog. So una-una, ulitin ko, ang Tagalog yan ang unang, although bawat isa sa bawat rehiyon, kasi I think more than 100 plus ang ating mga katutubong wika, pero ang Tagalog doon yun yung pinakamaraming gumagamit nito. Kaya nga isa din yon sa katutubong wika. Then, pawang ang mga akdang na nagsasaad ng pagiging makabayan, masidhing damdamin laban sa mga Kastila, ang pangunahing paksa sa kanilang mga isinulat. Ano-ano yun, kagaya sinulat ni Rizal, dalawang nobela, ang Nolimi Tanghere at saka El Filibusterismo. Ito ay laban, of course, sa ating mananakop, ang mga Kastila. Sa panahon naman ng Amerikano, so napansin ninyo, mahigpit ang panahon ng Kastila. Ipinipilit ang gusto nila, lalong-lalo ang paggamit sa kanilang wika. Kaya nga, nakipaglaban yung mga propagandista, si Rizal, si Haina, si Del Pilar at iba pa. Okay, laban sa Espanyol. Then nung napaalis ang mga Espanyol, sinakop naman tayo ng mga Amerikano. Sa panahon naman ng Amerikano, ang daming pagbabago din. Bakit? Siguro alam ninyo yan sa kasaysayan ninyo, nabinigyan tayo ng kalayaan. Pero hindi lubos na kalayaan. Okay? Nagsimula naman ang pakikibaka ng mga Pilipino noong dumating ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey. Okay? Ginamit ng instrumento ang edukasyon na sistema sa pambulikong paaralan sa pamuhay ng demokratiko. Ang mga gurong sundalo ang tinatawag na Thomasites ang mga naging guro noon. Okay? At the same time, dahil mananakop sila, naghimagsik pa rin tayo. Kasi hindi yun atin sa kanila yon. Pero sa kabilang panig naman, pagtitingnan natin,
mas malaking na idudulot ang magandang dulot ang mga Amerikano sapagkat binigyan tayo ng kalayaan. Tinuturuan pa tayo. Sabi nga, although ginagamit nila ang edukasyon na ipalaganap ang demokratiko, pero may hidden agenda sila. Okay? Ano yung hidden agenda? Na doon, kasi sila yung mananakop. Na hindi pa rin tayo makawala. Although, pinaaral tayo ang nagturo ng sa mga paaralan, iba't ibang paaralan ng pampubliko ay ang mga sundalo at tinatawag na itong Thomasites. So, yun nag-educate ng mga Filipino. Then, si William Cameron Forbes naniniwala na ang mga kawal na Amerikano ay mahalagang maipalaganap agad ang sa kapuluan ang wikang Ingles upang madaling maunawaan ang mga Pilipino at Amerikano. So, may demokrasya nga, pero ngayon umiiral na natili pa rin dapat Ingles. Dapat Ingles. Ayon kay William Cameron Forbes. Doon nagtatag ng lupon si Mac Kenley na pinamumunuan ni Sherman na ang nilayunin ay alamin ang pangangailangan ng mga Pilipino. So, gusto nilang alamin, gusto nila kunwaring tulungan. Una na daang dapat alamin, isang pambayang paaralan ang kailangan ng mga Pilipino. So, yun. Ah, ito yung kailangan educate, kailangan ang paaralan. Then, pangalawa, pinili ang mga leader Filipino na gamitin bilang wikang panturo ang Ingles. So, ulitin ko, mas pinili ng mga leader na Filipino gamitin bilang wikang panturo ang Ingles. Kaya yan, pinipilit pa rin nila yung Ingles. Then, si George Bocobo, naniniwala ang lahat ng mga subject ng primaryang baitang na ang Ingles ay dapat ituro sa pamamagitan ng dialektong lokal. So ito naman, may mga ideya naman, may sinasabi naman. Si N.M. Salibay, isang Amerikanong superintendent naman, kahit na napapahusay ang maaaring pagtuturo ng wikang Ingles, ay hindi pa rin ito magiging wikang panlahat. Dahil mga Pilipino ay may kanya-kanyang wikang vernacular na nananatiling ginagamit sa kanilang mga tahanan at iba pang pang-araw-araw na gawain. Kahit na sinasabing batas dapat Ingles gamitin, pero hindi pa rin labas-labasta itong maisa katuparan because dahil sabi ko nga, ang dami-daming wika sa Pilipinas na hindi mo talaga pwedeng tanggalin yon at ipalit yung Ingles. Then, ang vice-gobernador general na si George Battle, naniniwalang epektibong gamitin ang mga wikang vernacular sa pagtuturo ng Filipino. Yes, at least mayroon namang gobernador general na okay lang. Wikang katutubo ang dapat gamitin sa pagtuturo. Labag naman ito sa iniutos ni McKinley na gamitin wikang panturo ang mga wikang vernacular sa mga paaralan ay nananatili pa rin ang Ingles na wikang panturo at pantulong naman ang wikang regional. Ayon. Kahit may mga iba't ibang ideya na, ngunit doon pa rin sinasabi na natili pa rin ang wikang Ingles at ang wikang kinagisnan yung wikang regional, pantulong na lang. Kaya kita mo yung hidden agenda, gusto nilang ipilit pa rin ang wikang Ingles. Pagkatapos ng Amerikano, umalis na sila sa Pilipinas, sinakop naman tayo ng mga Hapon. Ayon sa kaysaysayan, mas mahigpit pa ang Hapon sa kanilang pamumuno at pamamalakad sa ating pamahalaan sa Pilipinas. Kaya nga may pagbabago din. Sa pagnanais na burahin ang anumang impluwensya ng Amerikano, ipinagamit nila ang katutubong wika, particular sa wikang Tagalog, sa pagsulat at sa mga akdang pampanitikan. So, ang kagandahan nito, para mawala yung Ingles, sige, gamitin ninyo ang wika ninyo, yung wikang katutubo, ang wikang Tagalog ayon sa mga Hapones. So, kita mo may kagandahan din, may pagbabago din. Then, ito ang panahon ng
namamayagpag ang panitikang Tagalog. Ayun, maganda kasi hinayaan tayo sa mga Hapones. Kita ninyo, from mahigpit ti Espanyol, binigyan kunwari tayo ng kalayaan ng mga Amerikano sa pamagitan ng edukasyon, yung demokratiko para makamtan, pero ipinilit ng Ingles. Pagdating naman sa Hapones, okay, wag na yung Ingles, impluensya na yon. Ito na, gamit kayo uli sa inyong wikang, particular na wika, lalo-lalo na ang wikang Tagalog. Kaya nga, sa panahong ito, ang dami-dami nang naisulat sa ating panitikan na gamit yung wikang Tagalog. Ipinatupad nila ang order ni Order Militar bilang 30 na nag-uutos na gawing opisyal ang wikang Tagalog at wikang Hapon. Kita mo, pananakop nandyan pa rin Hapon. Kala mo, Tagalog lang. Pero may utos na kasali ang wikang Hapon. Dahil sa panahon naman ng malasariling pamahalaan, okay, nawala na sila. Dumating naman ditong salikang batas noong 1935, Section 3, Article 14, na nagsasabi, ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiral na wikang katutubo. Okay, ito yung ayon sa batas, ayon sa ating saligang batas, ang konstitusyon. Dahil sa probisyong ito, itinatag ng Pangulong Quezon ang surian ng wikang pambansa na ngayon ay sentro ng wikang Filipino upang mamuno sa pag-aaral sa pagpili ng wikang pambansa. Kaya nga, pasalamat tayo ni Quezon. Kinilala siyang ama ng wikang pambansa. Siya talaga yung kauna-unahan na nagsabi at lumikha ng surian ng wikang pambansa upang pag-aralan kung ano yung gagawing wikang pambansa sa Pilipinas. Yan, kilalang kilala niyo si Manuel Luis Molina Quezon, ang tinagurian at kinilalang ama ng wikang pambansa. At ginugunita natin ito tuwing buwan ng Agosto. Okay? Ang buwan ng wika. Noon, linggo ng wika, ngayon buwan ng wika. Dahil sa pandemya, hindi natin ito na ipagdiriwang dahil nga no face-to-face man. Pero yung iba, gamit ang teknolohiya, ginagamit pa rin nila, ipinagdiriwang pa rin nila. Pero iba yung nasa paaralan. Pero salamat kay Manuel L. Quezon kasi nagkaroon tayo ng wikang pambansa. Nilikha ang batas Commonwealth bilang 184. Ang 184, ito yung batas Commonwealth na nagsasabi na opisyal na wika na itinadha ang paglikha sa tinatawag nating surian ng wikang pambansa noong ika-13 ng Nobyembre 1936. So, once again, ang batas Commonwealth bilang 184, ito yung nagtatag sa tinatawag nating surian ng wikang pambansa. Ang surian ng wikang pambansa, ito yung isang komisyon kung saan sila yung nag-aaral, nagsusuri kung ano yung gagawin na wikang opisyal sa Pilipinas. So, ang mga tungkulin nito ay magsagawa ng pananaliksik gabay ang alintuntunin na magiging batayan sa pagpili ng wikang pambansa ng Pilipinas. Si Jaime C. de Vera ang naging tagapangulo ng committee. Sabi ko nga, ang surian ng wikang pambansa isang komisyon. So, si de Vera yung nagiging pangulo. Then, napili nila ang Tagalog bilang batayan ng wikang tatawaging wikang pambansa. So, sa kapanahunang yon, ang Tagalog ay naging wikang pambansa. Okay? Ipinalabas noong 1937 ni Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nag-aatas na Tagalog ang batayan ng wikang gagamitin sa pagbubuo ng wikang pambansa. Okay? Tagalog sa panahon ni Quezon. Then, ilang dahilan kung bakit Tagalog ang napiling batayang wika. So, tandaan nyo, iba't iba ang daming dahilan, pero ito yung naisulat din dito kung bakit ang Tagalog naging batayan ng ating wikang pambansa. Una, mas marami at ang nakapagsalita o nakapagsasalita at nakauunawa sa Tagalog kumpara sa ibang wika.
And I think maniniwala ka dito, ito yung pinakarason. Mas maraming nagsasalita, marami ding nakakaunawa sa wikang Tagalog hanggang sa kasalukuyan yan. Okay? Pangalawa, mas madaling matutunan ang Tagalog kumpara sa wikang, sa ibang wikain sapagkat ang wikang ito, kung ano ang bigkas, siya din ang sulat. Ayun, maganda. Kung anong bigkas, siya din ang sulat. So, mas madali siyang matutunan. Then, Tagalog ang ginagamit sa Maynila at ang Maynila ay sentro ng kalakalan at pamahalaan sa Pilipinas. Then, ang wikang Tagalog ay may historical na basihan sapagkat ito ang wikang ginagamit ng himagsikan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Malinaw yan. Kaya nga, historical, yes, meron yung wikang Tagalog. Then, may mga aklat na pangramantika at diksyonaryo ang wikang Tagalog. Kaya nga, yun yung mga dahilan bakit nagiging batayan ang wikang Tagalog. Then, dahil sa pagsusumikap ni Pangulong Quezon na magkaroon tayo ng wikang pagkakalanlan, hinirang siyang ama ng wikang pambansa. Yan. Sabi nga, siya yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng identity, nagkaroon tayo ng isang wika, ang pagkakakilanlan ng wika o ng natin bilang Filipino, yung ating identidad bilang mga Pinoy. Then, kautusang tagapagpalaga na bilang 263 noong April 1940, nagpapahintulot sa pagpapalimbag at paglalathala ng Talatinigang Tagalog Ingles na balarila sa wikang pambansa. Ako naabutan ko ito nung aral ako sa elementarya, meron kaming libro na balarila na Tagalog Ingles. At saka madali yung, mas madali pero ngayon medyo obsolete na, hindi na yon, wala ka na makikita siguro na Tagalog Ingles sa mga aklat. Okay? Pinasimulan ang pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralang pampubliko at pribado ng buong bansa gamit yung Tagalog bilang wikang pambansa. Then, pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 570 na ang pambansang wika ay nagiging isa sa mga wikang opisyal ng Pilipinas simula ng July 4, 1940. Okay? So, ang Batas Commonwealth bilang 570, ito na may nagpapatibay na batas na ang gawing wikang opisyal sa Pilipinas, kung anong gawin ang wikang opisyal sa Pilipinas. Then, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay. So, from Quezon to Magsaysay, ang proklamasyon bilang 12 noong March 26, 1954, ng nagpapahayag ng pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa ay gaganapin sa ika-29 ng Marso hanggang sa ika-4 na Abril bilang pagbibigay kahalagahan ng kaarawan ng ni Balagtas. So noon yan, ulitin ko ha, binigyan naman linggo ng wika, pero ito'y pagpapahalaga sa pagbibigay kahalaga sa kaarawan naman ni Balagtas. So from April 4, March 29 to April 4. So, 1 week yun siya na bilang linggo ng wika. Pero, para pagbigay kahalagaan sa karawan ni Balagtas. So, alam naman natin si Francisco Balagtas. Okay, kilala natin. Then, nilagdaan ng Pangulong Magsaysay ang proklamasyon bilang 186 noong September 23, 1955 na naguutos sa paglilipat ng petsa sa linggo ng wika mula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto bilang pagbibigay kahalagahan naman sa karawan ni Pangulong Quezon no every August 19. So from March 29 to April 2, binago naman ngayon ni Magsaysay, nagkaroon ng proklamasyon kung saan ito naman ay binibigyang kahalagahan naman ang karawan ni Pangulong Manuel Quezon sapagkat siya yung kinilalang ama ng wikang pambansa. Then, noong February 1954, nilagdaan ni Gregorio Hernandez ang direktor ng Pangulo ng Paralang Bayan ng Circular 21 na nag-uutos na ituro at awitin ang pambansang awit mula sa mga paaralan. Then, nagpalabas ang Kalihim Jose Romero ng Kagawaran sa Edukasyon na nag-uutos na
kagarong edukasyon ng kautosang pangkagawaran bilang 7 noong Agosto 30, 1959 na nagsasaad na kailan may tutukuyin ang wikang pambansa ang salitang Pilipino ang gamitin. So, ngayon nagbago naman ha. Galing siya sa Tagalog, ngayon salitang Pilipino naman ang gagamitin ayon naman sa utos ng Kalihim Jose Romero. So, ito yung ha, the evolution, okay, ng wika natin sa Pilipinas from Tagalog to Pilipino naman ngayon sa kapanahunan naman ito. Okay? Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos, Quezon, magsaysay ngayon Marcos naman, so palapit ng palapit na. Ang kautusang tagapagpalaganap bilang 96 na nagtatadhana ng pagsasa Pilipino ng mga pangalan ng gusali, edifisyo, tanggapan at pamahalaan noong October 24, 1969. Kaya napapansin ninyo, hanggang ngayon merong mga Pilipinong nakasulat. Gusali ng... Okay? So, hanggang ngayon, nanatili yan. Okay? Then, March 27, 1968, nilagdaan ni Rafael Salas ang kalihim ng tagapagpalaganap ang memorandum secular ng bilang 96 na nag-aatas ng paggamit ng wikang Pilipino sa mga opisyal na komunikasyon sa mga transaksyong pamahalaan. Malinaw, Tagalog, Pilipino, so may kautusan na dapat Pilipino, ha? Pilipino. Then, ang Memorandum Circular bilang 488 noong July 29, 1972 na humihiling sa lahat na tanggapan ng pamahalaan na magdaos ng linggo ng wika. Then, sa Saligang Batas 1973, from 1935 Saligang Batas, ngayon may edisyon naman binago 1973. Sa Article 14, Section 15, Section 2 hanggang 3, nagsasabi, ang batasang pambansa na ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na paggamit ng pambansang wikang Pilipino at hanggat hindi binabago sa batas, ang Ingles at Pilipino ay mananatiling mga wikang opisyal sa Pilipinas. Napansin niyo na nitili pa rin ang Ingles. Pilipino at Ingles ay dapat ito yung opisyal na wika sa Pilipinas. Panahon ito, 1972. Dahil noong Hulyo 21, 1978, nilagdaan ng Ministry ng Edukasyon at Kultura ni Juan Martel ang kautos na nag-utos na isama ang Pilipino sa lahat ng kurikulum sa pangdalubhasang antas. So, nagkaroon na ngayon ng asignatura na isali yung ating wikang Pilipino. Ha, Pilipino? Ako naabutan ko ito, elementary ha, ating high school. Hindi Filipino ang aming asignatura, Pilipino. Okay? Then, nabagong muli ang konstitusyon noong pagsiklab ng EDSA Revolution 1. Noong February 25, 1986 at nahirang si Pangulong Corazon Aquino. Then sa Ligang Batas 1987 Article 14 nagsasaan tungkol sa wika. So hindi pa kayo pinanganak. So during this time 1987 anong year ko na during that time college first year college Second Year College, panahon ni Corazon Aquino, ito yung nakasulat sa ating Saligang Batas. Section 6, ng wikang pambansa sa Pilipinas ay Filipino. Kita niyo yung kaunlaran, yung pagbabagong evolusyon from Tagalog to Filipino, ngayon Filipino 1987 sa kapanahunan ni Corazon Aquino. 1935 kay Magsaysa kay Quezon, Pilipino. Kuha? Then pagdating 1972 kay Magsaysay at Marcos, nagiging Tagalog, then nagiging Pilipino kay Marcos, then ngayon
Filipino ayon sa Article 14, Section 6 hanggang 9. Okay? Kaya nga, sa kasalukuyan, tayo, ang ating opisyal na wikang pambansa ay Filipino. Hindi na Tagalog, hindi na Pilipino, ngunit Filipino. Okay? Malinaw yan sa atin. And of course, nagbabago din ito. Nagbabago na rin ang mga titik. From 17 sa katutubo, then Tagalog nagiging 20, ngayon nadagdagan ng 8, 28 na ang mga character ng ating alpabeto. 28 na. Sa kasalukuyan ng Filipino ha, kung anumang bigkas sa Ingles, ganun din ang bigkas sa Filipino. So medyo social na ang wikang Filipino. Then noong Enero 1987, okay, anong nangyari? Nagkaroon ng katusang tagapagpagalaga na bilang 117 na nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino na nilikha ang linangan ng wika sa Pilipinas. So noon, lumikha si Quezon na surian ng wikang pambansa pagdating ni Corazon SWP noon. Pagdating ni Corazon Aquino ngayon, LWP, nagiging linangan ng wikang pambansa. Sa batas kautusan o kautusang tagapagpalaganap bilang 117. Then noong 21 ng Mayo 1987, nagpalabas ng kautusang pangkagawaran bilang 54 si Kalihim Lourdes Quezonbing. Ito, naabutan ko talaga ito. Ng kagawaran ng edukasyon, kultura at sports na mas kilala sa patakarang edukasyong bilingwal ng 1987. Okay? Ang ulitin ko, ano itong edukasyong bilingwal? Ang edukasyong bilingwal, ito yung paggamit ng dalawang wika. Ang wikang Filipino at ang wikang Ingles. Napansin niyo, hindi talaga tayo pinakawalan sa wikang Ingles. Nandyan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kung ang ating mayroon tayong kinagis ng wika, mayroon tayong pambansang wika ang Filipino. Mayroon tayong third na wika na opisyal din ang wikang Ingles. Kaya nga, ang mga Pinoy magaling din mag-Ingles. Okay? Kahit na yes, no lang alam, pero at least may alam. Kahit na elementarya yan. Okay? Then noong Mayo 27, inihayag na agad sa bias ng kautusang pangkagawaran bilang 54 ang panuntunan sa implementasyon ng patakaran. Then Agosto 25, 1988, ipinagtibay ang atas ng tagapagpalaganap 335 na nag-aatas sa lahat ng mga kagawaran, kawani or opisina, ahensya at iba pang mga ahensya sa pamahalaan na nagsasagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksyong komunikasyon at korespondensya. Okay, so ngayon nag-aatas na naman na dapat Filipino na ang gagamiting wika. Okay? Kapapasok pa lamang sa dekada 90, nilagdaan ng Kalihim Isidro Carino ang kagawaran ng edukasyong kultura at sports noong March 19, 1990, ang isang kautusang pangkagawaran bilang 21 na nagsasaad na gamitin ang Filipino sa panunumpa at katapatan sa konstitusyon at sa bayan. So minsan yan, pag panunumpa, katapatan at iyon sa ating konstitusyon sa bayan. So fast track natin ito. Yan, 1996 naman ay ipinagtibay ni Pangulong Fidel Ramos from Corazon to Ramos naman ang kautusang tagapagpaganap bilang 343 ang pagpatibay ng panunumpa ng katapatan sa Watawat. Okay? Sa amin noon, pinagtibay ito, panunumpa ng Watawat. I think may mga wordings kayo ngayon. Kami, meron kami during that time din na ibang version, yung panatang makabayan.
Naniwala yata yan ngayon, binago ng version sa 1996. Pero during that time, panatang mga kabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako ay kanyang kinukupkup at tinutulungan upang maging malakas, maligat, kapaki-pakinabang. Bilang ganti, daringin ko ang mga payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paralan. Sisakapin ko maging tunay na Filipino sa isip, sa salita at sa gawa. So yun yung during our time, elementary, high school. I think sa college na abutan kay 1996. Okay? Sa kolehiyo ako. Then, during that time, meron pa kaming English. Yung panunumpa. At minsan inaawit namin ito. Na version din sa panatang makabayan yun. I love the Philippines. It is the land of my birth. It is the home of my people. It protects me and helps me to be strong, happy, and useful. In return, I will serve my country unselfishly. Okay? I will obey the rules of my school. I will perform the duty of a patriotic, law-abiding citizen. So, yun. Parang version lang sa English. Sabi ko nga, hindi nawala yung English. Okay? Ay, doon kayo. Alam pa niyong panunumpa ng watawat kasi may version kayo na kayo lang nakakaalam niyan. Then, ang proklamasyon ng pagtatanda sa halip ng isang linggong pagdiriwang lamang ginawa ngayong buong buwang Agosto ang tanghaling buwan ng wikang pambansa. Ngayon, malinaw na ito ha. Sa kasalukuyan, since 1997, noon 1 week, March 29 to April 1, ito ay sa kahalagan ni Baltasar. Ngayon naman, another 1 week yung binago para naman sa kahalagan sa karawan ni Quezon yung August 19. Pero ngayon, panahon ni Ramos, ginawang buwan ng wikang pambansa. So, kita niyo yung iba't ibang pagbabago. Then sa kasalukuyan, alam natin yung ating sa wikang pambansa, ang Filipino. Okay? Ang Filipino. Siya yung opisyal na wikang pambansa sa Pilipinas. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may natutunan tayo sa ating pagbalik-aral tungkol sa kasaysayan sa pag-unlad ng ating wika, sa ating wikang pambansa. Kung may mga katanungan man, magbasa kayo o magsulat ka sa ating group chat o sa messenger ko kung may mga clarification. So, maraming salamat sa lahat. Kung ano mang gagawin ninyo, sa GC ko na lang isusulat. So, God bless you all. Mabuhay tayong lahat. Naway may natutunan kayo sa once again sa pagbalik-aral natin sa ating wikang pambansa. Maraming salamat sa lahat.